morning sa inyong lahat. Ayan, nandito po tayo sa aking farm. Wow. Ayan, gagawa naman tayo ngayon ng pugaran ng manok. Ito ay ano lang, gawa sa dahon ng nyog. So, try kong gumawa at para maka-perfect naman ako. Ano, samahan nyo ako. So, ayan, kapatid ko muna, lilinisan niya yung ano. Yan ay dahon ng nyog, hinati sa gitna. Lilinisin siya para medyo maganda-ganda, makinis. Ayan guys, gagawa na tayo ng pugaran ng manok. Ayan. Gamay na niya. So, eto, nakatapos tayo ng isa, ano? Guys, nakatapos na tayo ng isa. Eto namang isa ang ating gagawin. Eto. Eto tayo nakapatagpuran. Kasi mukhang manglito na yung manok kong binibat. Thank you.
kalahan na maluang. Kumana, baka diba, baka alman sa pangit ko, kaya kailangan na. So after nating lalahin o iano ang ano dahon ng nyog, ayan, bibilugin siya ganyan. Ayan, bibilugin siyang ganyan. Eksperto ang kapatid ko sa pagganyan. Tapos tatalian para hindi siya magkalas. Yan, medyo umuulan-ulan na guys. So tapos na yung pinakang bunganga ng ating ano, ng ating chicken nest. So tatalian naman natin ang pinakang ano niya, yung pinakang dulo para hindi tumapo ng mga itlog. So ganyan, tatalian. Ah, ganito ang mga ginagawang mga chicken nest dito sa probinsya. Ayan, tatalian ang likod. So ayan. Kakat natin yung pinakang ano niya kasi mahaba. Ayan, ganyan. So ayan, ayan na ang chicken nest natin. Ito ang loob niya. Ayan, o diba hindi naman huhulog ang ating mga itlog. Ayan, tapos na ang ating chicken nest. Ayan. Sa dalawang ano lang, dahon ng nyog, nakagawa tayo ng apat na paitlogan ng manok. Ayan, ganyan ang position niya para mapangitlogan ng ating manok. So ayan, itatali na lang natin siya sa para hindi siya maggumalaw-galaw, no? Ayan, kulang pa siya, so gagawa pa tayo sa next time. Salamat sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo sa video ngayong araw, lalo na yung mga nasa probinsya, no? Na meron ding mga dahon ng nyog o mga nyog, ayan, pwede na nating gumawa ng paitlugan ng manok. Maraming salamat sa inyong lahat. Thanks for watching.